Napatay sa engkwentro ng militar at ng NPA o ng New People's Army ang anak ni Bayan Muna Party List Representative Eufemia Culyamat na si Jevelyn. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, tila kinumpirma ng pagkamatay ni Jevelyn ang matagal na nilang suspecha na may sabwatan dimano ang Makabayan Block at ang NPA. Kinundin na naman ng Makabayan Block ang anilay pambabastos kay Jevelyn nung nagpa-picture pa ang mga sundalo kasama ang kanyang labi. May report si Chino Gaston. Sa mga inilabas na larawan ng Philippine Army, ipinapakitang may hawak na baril ang labi ng napatay na 22 taong gulang na si Jevelyn Culyamat, anak ni Bayan Muna Representative Eufemia Culyamat. Napatay si Jevelyn sa isang engkwentro sa Marihatag, Surigao del Sur noong 28 ng Nobyembre. May isa pang inilabas na larawan ang Philippine Army pero binawi nila ito at hindi na pinagamit sa media. Dito makikita ang mga sundalo na nagpa-picture habang nasa harap nila ang katawan ni Culyamat at nakadisplay din ang iba't ibang armas na nakuha mula sa mga rebelde. Sa isang statement, kinastigo ni Representative Culyamat ang anyay pambabastos at pambababoy sa labi ng anak na parabang isang tropeyong ipinaparada para sa propaganda ng militar. Masakit man daw na mawala ng anak, ipinagmamalaki ng kanyang ina ang sakripisyo ni Jevelyn na magkaiba man daw ang piniling pamamaraan ay iisa lang ang hangaring ipagtanggol ang lupa ng kanilang mga ninunong lumad. Maging ang mga kasamahan sa Makabayan Block, kinundin na ang pangyayari. Apparently, respect for human rights and even the dignity of the dead are not in the vocabulary of the AFP. Itinanggi ng 3rd Special Forces Battalion na binastos nila ang napatay na rebelde. Ang mga litratong kanilang inilabas, bahagi lamang daw ng documentation ng ebidensya. Kung sinasabi na medic siya, ito po ay kanyang tasking. No? Pero hindi po siya legitimate na medical personnel sapagkat wala po siyang signal, emblem, at hindi po siya nagpe-perform ng mga medical duties, kundi meron po siyang hawak na baril at bandolier. Normal man daw na picturean ng mga sundalo ang kanilang mga napapatay na rebelde para ma-document ang mga operasyon, pag-aaralan ng Defense Department kung paano mabibigyan pa rin ng respeto at dignidad ang mga nasawi alang-alang sa kanilang mga pamilya. Mga taong ito ay hindi naman lang sumulpot. Mayroong mga pamilya ito at I have directed the AFP to look into how they can treat this yung mga namamatay sa encounter better. Nakikiramay man si Lorenzana sa pamilya Culyamat, sabi niya ang pagkamatay ni Jevelyn ay tila pagkumpirma ng matagal nilang hinalang sabwatan ng Makabayan Block at ng NPA. Actually, dahil sa nangyari ngayon na anak pa ng congresswoman na Makabayan yung namatay, yung retagging namin ay may basis. Sila ay sumusuporta, yung Makabayan, sumusuportahan nila itong CPP-NPA. At saka yung tinatawag na arm struggle ng NPA. We're bracing for the fact no that in fact ito nagsisimula na ginagamit itong propaganda ng militar no lalo na sa kanilang intensifying terrorist tagging and red tagging ngayon sa amin in particular sa Makabayan Block. Masasabihin na naman nila no kahit walang basihan na ito nga ay ebidensya na kami raw ay prente ng underground movement no. Maging ang Commission on Human Rights, kinundin na ang pagposing umano ng mga sundalo sa harap ng katawan ni Jevelyn. Nakakabahala raw na tinuturing ng mga kinatawan ng gobyerno ang pagkamatay ng isang kapwa Pilipino bilang isang tagumpay. Iimbisigan daw ng CHR ang insidente. Sa kanyang public address kanina, lantarang tinukoy ni Pangulong Duterte ang Makabayan Block at si Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate bilang miyembro umano ng CPP kahit wala siyang ipinakitang basehan. You are co-conspirators. Komunista ka, Adre. Matagal na alam ko. Walang red tagging. Talagang komunista kayo. Wala pang sagot dyan si Zarate at ang Makabayan Block. Chino Gaston, GMA News.